mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, narito ang pinakabagong balitang Red Cross. Ako si Lay Obdinalia para sa PRC News Flash. Nagdulot ng matinding dagok ang bagyong Marce sa mga tagahilagang Luzon nang sinira nito ang mga bahay at ari-arian ng mga residente sa lugar na dinaanan ng bagyo. Base sa mga larawang ipinadala ng Operation Center ng Philippine Red Cross at mga larawan sa social media, natumba ang mga puno, poste, nasira ang ilang bahay at nagkalat ang mga debris sa mga daanan dahil sa lakas ng hangin dala ng bagyo. Ayon sa PRC Operation Center, mahigit 3,000 pamilya o 9,000 individuals ang lumikas sa Cagayan Valley Region at Ilocos Region kung saan marami pa sa kanila ang di pa nakakabangon sa epekto ng bagyong Christine at Leon. Bago pa mag-landfall ang bagyo sa Cagayan, pinakilos na ng PRC ang mga Red Cross 143 volunteer at staff ng PRC Cagayan Chapter upang magsagawa ng pagpapalakas ng mga tirahan. Sa pamamagitan ng Anticipatory Action Program nito, naglagay ang mga volunteer ng shelter strengthening kits sa mahihinang bahay sa munisipalidad ng Bugey. Ginawa ito upang matiyak ang mga tahanang gawa sa kahoy at pawid ay makatatagal sa matinding bagyo at mapapanatili ang mga bubong at dingding ng mga tirahan. Ang PRC ay kasalukuyang nagbibigay din ng hot meal sa mga evacuees, nagsasagawa ng child-friendly space sa mga evacuation center at nag-aalok ng psychological support para sa mga individual na nangangailangan. Ang inyong tulong ay mahalaga para sa ating mga kababayang nasa kalagitnaan ng bagyong Marce. Para sa inyong mga donasyon, maaari kayong tumawag sa PRC Hotline 143. Sa 11th anibersaryo ng paggunita sa paghagupit ng Super Typhoon Yolanda sa Pilipinas, kaisa ang Philippine Red Cross para gunitain ang dagok na dinala ng bagyo. Ngunit nagdala rin ng pagkakapit-bisig at diwa ng bayanihan sa bawat isa. November 8, 2013 nang mag-landfall ang Yolanda at kinilala bilang isa sa pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa ganitong panahon ng matinding pagsubok, nagbukas ng tulong ang buong mundo, ngunit isa sa mga nanguna sa agarang pagresponde ay ang Philippine Red Cross. Sa pangunguna ni Chairman Richard Gordon at Secretary General Dr. Gwen Pang ay nakapagbigay ng iba't ibang tulong at serbisyo sa ating mga naapektuhang kababayan sa mga probinsya ng Palawan, Aklan, Antique, Capiz, Cebu, Iloilo, Leyte at Eastern and Western Samar. Sa gitna ng trahedya, naging simbolo ng pag-asa ang PRC. Ang kanilang tulong ay hindi lamang tumigil sa emergency response. Nagpatuloy ito sa mga programang rehabilitation at recovery. 8,000 PRC staff at volunteer ang umalalay sa operasyon. 1.9 na milyon na individual ang nakatanggap ng food items habang umabot naman sa 281.5 million pesos ang cash assistance na naipamahagi ng PRC na sumuporta sa 90,779 na mga nasalantang pamilya. Nakapagtayo rin ang PRC ng 80,207 na kabahayan, 116 na mga paaralan na may sanitation facilities at 94 health facilities naman ang naipagawa. Bukod sa mga ito ay nakapagbigay rin ng mga pangkabuhayan ang PRC kasama ng mga pagsasanay sa first aid at rescue. Naisakatuparan ng PRC ang lahat ng ito sa loob lamang ng 3 taon simula nang tumama ang bagyo. Ang araw na ito ay isang pag-alaala hindi lamang sa trahedya ng Yolanda kundi sa katatagan ng mga Pilipino at sa kahalagahan ng pagtutulungan sa panahon ng sakuna. Ang malinis na tubig ay mahalaga sa ating kalusugan at kaligtasan. Sa araw-araw na paggamit ng malinis na tubig, maging sa pag-inom, pagluluto o paghuhugas ng kamay, mahalagang tiyakin na ito ay ligtas at walang kontaminasyon. Ang tamang pag-imbak at paglinis ng tubig ay nakatutulong para makaiwas sa mga sakit gaya ng diarrhea, kolera at iba pang impeksyon. Narito ang mga hakbang para sa wasto at ligtas na pag-imbak ng tubig. Una, pumili ng matibay at may takip na lagayan ng tubig. Ikalawa, bago gamitin ang lagayan ng malinis na tubig, hugasan muna ng mabuti at banlawan ng malinis na tubig. Ikatlo, lagyan ng marka ang lagayan gaya ng inumin tubig at ilagay kung kailan nilagyan ng laman. Ikaapat,
ipuwesto ang lagayan ng tubig sa maayos na lugar, malayo sa mga nakasasamang kemikal at sa direktang sinag ng araw kapag hindi ginagamit. Ang pagsunod sa tamang pamamaraan ng paghandle sa tubig ay isang hakbang tungo sa mas malusog at ligtas na pamumuhay. Sa pamamagitan ng wastong paglilinis at pag-iimbak ng tubig, may iwasan natin ang mga sakit at mapapanatili ang ating kalinisan at kalusugan. Sa mga interesadong kumpanya at individual, magsasagawa ng Standard First Aid Training, Basic Life Support Training with AED, ang Cavite Chapter sa mga sumusunod na petsa. Mula November 11 hanggang 14 at December 9 hanggang 12, gaganapin ang mga pagsasanay sa Standard First Aid, Basic Life Support, CPR with AED sa PRC Cavite Chapter. Matatagpuan ang kanilang tanggapan sa Philippine Red Cross Cavite Chapter Multipurpose Hall sa Monte Park, Barangay 62A, Cavite City. Gaganapin naman mula November 27 hanggang 28 at December 11 hanggang 12 ang training para sa Occupational First Aid, Basic Life Support, CPR with AED sa Robinson's Place, Second Floor Co-Events Place, General Trias, Cavite. Para sa mga katanungan at detalye, tumawag lamang sa 046-431-0562 o mag-text sa 0992-550-6462. Maaari ring mag-email sa cavite.safetyservices@gmail.com. Matuto ng first aid at maging bahagi ng solusyon. Dahil sa severe tropical storm Christine, libo-libong pamilya sa buong bansa ang nawala ng tirahan at pinagkaita ng pangunahing pangangailangan at kabuhayan. Ang pagtugon ng Philippine Red Cross at pagbibigay ng tulong ay umabot na sa mahigit 30,000 apektadong katao. At sa inyong donasyon, marami pa kaming maaabutan ng tulong. Samahan kami at ang Philippine Red Cross Ambassador na si Catriona Gray sa pag-donate at pagsuporta sa mga komunidad na nangangailangan. Hi everyone, I'm Catriona Gray and I'm a proud ambassador of the Philippine Red Cross. As many of you know, our nation is once again facing challenging times as severe tropical storm Christine has left many of our fellow Filipinos in dire need. Homes, communities, and lives have been deeply affected, and for many, the journey to recovery is just beginning. The Philippine Red Cross has been on the ground since day one, providing essential support like rescue, ready-to-eat hot meals, clean potable water, medical assistance, psychological first aid, and much more. But to sustain these vital efforts, we need your help. Your donation, no matter the size, will go a long way in helping families rebuild their lives and restoring hope. Please donate to the Philippine Red Cross. You can do so through the following bank accounts. And you may also visit the Philippine Red Cross on Facebook for more ways to help. Together, we can make a difference and show our support to our most vulnerable kababayans. Thank you so much for standing with your Philippine Red Cross and with our countrymen in this time of need. God bless you. Sa masusugid naming manonood ng PRC News Flash, tumutok sa Philippine Red Cross Facebook page, Instagram, X, TikTok at mapapanood na rin kami sa YouTube channel ng Philippine Red Cross. Abangan ang mga update at maging konektado sa PRC News Flash para sa mga napapanahong balitang Red Cross. Kung ikaw ay may kusang loob, malasakit at kapwa-tao at gusto mong mag-volunteer sa Red Cross, pumunta lamang sa pinakamalapit na chapter sa inyong lugar at tumawag naman sa hotline 143 para sa mga emergencies. At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Ako si Leigh Obtinalia para sa PRC News Flash.